marami ang nag-aabang sa Bay Area Dragons ang magiging guest team sa PBA Commissioner's Cup at inaabangan rin ang mga match-up ularaw na magaganap sa pagitan ng Bay Area laban sa bigating teams dito sa PBA gaya na lamang ng SMB, Ginebra, Tocantex at Meralco Bolts. Kapansin-pansin ang lineup ng Bay Area Dragons dahil na rin sa binubuo ito ng mga matatangkad at malalakas na mga basketball players na kinuha ng Bay Area mula sa mga iba't ibang liga gaya na lamang ni Hayden Blankley, 6'6 na guard ng Bay Area Dragons. Meron pa silang Miles Powell at Andrew Nicholson na kung saan nakapaglaro na ang dalawang players na ito sa NBA. Guest team ang Bay Area kaya posible na maglaro ang dalawang players na ito sa Commissioner's Cup. Ang isa pa talagang inaabangan na player ng Bay Area Dragons ay itong si Lucian Singh, isang 7'5 basketball player na nakapaglaro na sa CBA at NBL Australia. At marami rin ang naghihintay sa matchup nila ni Junmar Fajardo. Kapag All Filipino Cup ay si Fajardo nga ang pinakamatangkad na sentro dito sa PBA, kaya naman nagiging dominant siya sa conference ng ligang ito. Gusto ngayong mapanood ng mga basketball fans kung ano ang magiging resulta ng matchup ni Lucian Singh at ni Junmar Fajardo kapag naglaro na ang Bay Area Dragons laban sa SMB. Bihira nga na merong mas matangkad na nakakalaban si Junmar Fajardo sa PBA dahil na rin sa height limit ng mga imports, pero ngayon ay meron ng isang 7'5 na makakalaban si Fajardo sa loob ng paint at magiging isa itong challenge para sa kanya at interesante rin ang matchup na ito. Sa 2 games naman ni Kay Soto sa kanilang preseason game laban sa Perth Wildcats ay meron siyang 19 points, 14 rebounds sa loob ng 29 minutes, 31 seconds na total playing time sa kanyang 2 games. Hindi na masama para kay Kay Soto na ganito ang kanyang nagagawa sa loob ng 29 minutes na playing time. Sa Friday na ang susunod na laro ng Adelaide 36ers at ni Kay Soto laban sa Southeast Melbourne Phoenix. Hindi pa natin nakikita na naglaro si Robert Franks, ang isa pang import ng Adelaide 36ers, kaya naman may ilalakas pa ang Adelaide 36ers at marami pa silang mga plays na pwedeng gawin. Nakuha naman ng USA ang third place sa FIBA America laban sa Canada at dikit ang score 84-80 pabor sa USA. Ang nagkampiyon ay ang team ng Argentina at tinalo nila ang team ng Brazil sa score naman na 75-73 sa FIBA America 2022. Marami na ngayon ang nag-aabang sa susunod na laro ni Kai at ng Adelaide 36ers laban sa Southeast Melbourne Phoenix dahil na rin sa pwedeng maging maganda ulit ang laro ni Kai sa game na ito at makapagbigay ulit siya ng double-double na stats gaya ng una niyang preseason game laban sa Perth Wildcats.